Simulan natin ang ating banal na misa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkakalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talaga mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagdalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Serene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na nagsabi ng ganito, "Narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa ngayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Siya ay sinunggaban nila at hinarap sa Sanhedrin at nagharap sila ng bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil na napagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo'y gigibain itong si Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Titigan ni Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos, tayo pong lahat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautosan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mong at aral. Ang lingkod ay turoang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako namay mag-aaral. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Tugon.
Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Lunes at tayo po ay nagsisimula muli ng ating pong panibagong linggo. Simula ng pakikinig natin sa mga aral na itinuturo ni Jesus, lalo tigit sa naririnig natin sa Ebanghelyo na ipinahayag ni San Juan. Ito po yung karugtong din po ito, no? Kung maalala niyo po, nung nagmisa o nagsimba kayo nung Biyernes, ito yung pagpapakain ni Jesus sa napakaraming tao. Higit 5,000 tao ang pinakain niya doon sa iilang pirasong tinapay at isda. At dahil doon sa naranasan ng mga tao na nakapagparami ng pagkain sa Jesus, nakapamigay, libre, walang bayad, may take out pa, kung kaya ngayon po ay hinahanap siya ng mga tao. Hinahanap, no? At kung papakinggan natin ng mabuti, itong sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, sabi niya, "Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo." Pag sinabi kasing kababalaghan, no, ito yung mga palatandaan. Dapat na makita ng mga tao, ito yung palatandaan para nang sa ganun ay manalig sila, manampalataya sila na si Kristo ang Mesiyas. So, babalikan natin ulit. Ang sabi ni Jesus, "Inahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog." Ano bang feel ninyo dito? Kapag sinabing, "Inahanap niyo ako, hindi naman dahil nakita niyo palatandaan eh. Inahanap niyo ako kasi may ayuda." Di ba?
Eh, ito yung termino natin, itong mga nakalipas na taon. Diba? Kung sino ang nakakapagbigay ng ayuda, doon tayo. Doon tayo pipila, yung kikilalanin natin. Malaking epekto kung sino ang nakakapagbigay. Yan. Kaya nga, kung ikaw ba, anong pakiramdam at anong mararamdaman mo kung kaya lumalapit sa iyo ang tao, kaya ka kinakaibigan, kaya malapit sila sa iyo, ay dahil may nakukuha sa iyo. May napapala sa iyo. Hindi dahil tanggap ka. Hindi dahil gusto ka talagang maging kaibigan, kundi dahil may nakukuhang ayuda sa iyo. Eh, nakakalungkot man. Minsan sa simbahan, maraming tao nagsisimba kapag may ayuda. Kapag mayroong parilip, pag mayroong pakain, maraming magsisimba. Yun yung realidad. Maging sa atin, no? Hindi ko alam kung bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba tayo, talaga bang naniniwala tayo sa epekto ng misa sa atin? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo pumupunta ng simbahan? O pwede namang nanonood na lang kayo sa TV. Pero, naniniwala ba talaga tayo sa tinapay ng buhay? O naniniwala tayo na may makukuha tayo sa Diyos? Kaya nga yung iba, no? Imbis na Panginoon ang tawag, sa dami ng gusto mong hingin sa Diyos, hindi na Panginoon ang tawag mo, kundi Penginoon, Penginoon. Kasi yun na lang ang tingin natin sa Kanya, no? Hingian, no? Hingian, lalapitan mo lang kasi meron siyang maibibigay. Ihingi ka eh, meron kang makukuha. Pero hindi talaga dahil nasa Kanya ang kaligtasan. Wala pa talaga doon yung tingin natin na kapag lumapit tayo kay Kristo at talagang gusto natin lumapit kasi nasa Kanya ang kaligtasan natin. Sana doon na, nandoon na tayo. Kasi kung kaya tayo lalapit, kasi may hihingiin ka, either pera o kaya kagalingan, kalakasan ng pangangatawan, o kung anumang intensyon na hinihingi mo sa Kanya. Iyon naman, nagiging totoo lang sa Jesus sa Kanyang sinasabi. Kasi kailangan talaga totoo ang marinig natin. Masakit man, pero yun talaga eh. And ito, kinumpronta niya yung mga tao. Kaya lang niyo lang ako hinahanap eh. Kasi may libreng tinapay. Mabubusog kayo. O pwedeng, hindi na kayo magtatrabaho. Hindi na kayo mapapagod. Kasi pag nagutom, andyan naman. Pwede kong gawing paramihin yung tinapay at isda. Sitting pretty na lang tayo. Pero yun lang, nalulungkot pa rin, nakakalungkot din isipin na hindi sila lumapit dahil kilala na nila si Jesus, tinatanggap na nila si Jesus bilang Mesiyas. Ang tingin pa nga ng iba, pwede siyang maging hari, pwede siyang maging presidente. Kasi may makukuha, kasi may maibibigay siya sa atin. Kaya nga diba, sabi natin, makikilala mo ang tunay mong kaibigan sa mga panahong wala ka na. Doon lalabas kung sino talaga ang tunay na nagmamalasakit, ang tunay na kaibigan o tunay na tumatanggap sa iyo kapag wala ka na. Isipin niyo rin. No? Pero sana tayo mismo, tayo ay hindi nakikipagkaibigan, hindi lumalapit, dahil lamang meron tayong nakukuha sa isang tao, kundi nagiging authentic tayo sa ating pong pakikipag-ugnayan o sa ating pakikipagrelasyon sa tao. Amen? Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu, kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan, naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. At tinawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaganhiwaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na kahilingan at mga kagalingan at lahat ng mga kaluluwa, lalo tigit ang kaluluwa ni Michael na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan. Kami lumalapit sa iyong batisupa, makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-aain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos, makapangyarihan na puno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kalitasan, pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, umatapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. At sumay iyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabahan mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.